kwento niyo po, sir, kung paano po ninyo nahuli si Ma'am Grace and si Sir Jeros? Pag-uwi ko po nung ano, parang uwi ko na po nung sa Pilipinas, nag-vacation po ako. Nag-anong po ako, naginahalan na po ako sa kanila kasi lagi silang magkasama. Kahit nung birthday ng anak ko, sila palaging magkasama. Tapos sinasabi niya na kuya niya lang daw yun, wala daw sila. Tapos palagi po ako iniiwan sa mga magulang ko, sabi niya daw para mapag-bonding daw kami ng mga pamilya ko. Pero siya po, nandun po palagi sa lalaking yun. Matagal na pala silang mayroong relasyon ng time na yun. Tapos po, isang beses po nung ano, pagbalik ko po dito, November po, ay December na po, December pa January po. Saan niya doon po sir nakilala ulit si Sir Jeros? Kapitbahay lang po nila. Kapitbahay po namin doon sa Luya po. Ilan po ang anak niya sir? Sa Masmati po, isa po. Sir, si Ma'am Grace, kailan niyo po huling nakausap? Nung pag-uwi ko po nung ano, last year po, 2022, sa barangay po, nag-usap. Noel? Yes po. Okay, kailan mo nalaman na itong si Grace Abriol, yung asawa mo, ay may relasyon na dito kay Jeros Gloria? Nung pandemic po, 2020 po, January 2020. Anong pinagbabasihan mo ng iyong akusasyon na may relasyon sila? Mayroon po akong mga testigo, pati yung mga kuya niya po, gusto rin po magtestigo po. At marami po nakakita po sa kanila na lagi na pumupunta sa ano, sa hotel po. Nasa ka ba ngayon? Nasa Abu Dhabi po ngayon. Kailan ang balik mo? Next year po. Hindi okay. Ko po alam kung ano pong pecha po kasi kailangan kasi po i-schedule muna pong bakasyon. Ang sabi sa amin ng aming reporter ay nais mo silang makasuhan, tama? Opo. At nais mo rin mag-file ng annulment case. Opo. Pero para magawa natin yan, kinakailangan nandito ka sa Pilipinas, ha? Sige po. Ang pwede mong ikaso sa ngayon is ang possible case, ha? Pero hindi pa natin sinasabing ano, magiging successful yon dahil ang kaso is adultery. Alam mo, ang kaso ng isang may asawang babae, makipagrelasyon sa ibang lalaki ay adultery ang tawag doon. Pero kailangan may ebidensya tayo ng pagtatalik nila. Okay? So sa ating mga netizens, ito pong tatandaan natin, ha? Para maging successful ang isang adultery case, kailangan may ebidensya tayo ng pagtatalik. Or at least, kung hindi man direct evidence, at least circumstantial evidence. Kung ibabase natin dito sa mga pictures sa pinadala mo sa ngayon, Noel, ay ito, nakikita mo to, Noel? Ito, nakikita mo, no? Opo, picture at conversation picture po nila. Picture na magkatabi lang sila. Tapos marami pong conversation po sila na papunta muna sila ng hotel. Sige, aralin namin yung mga conversations na yun. Ano, kasi napakarami nito. Aralin natin kung may base sa mga conversation, we would have enough circumstantial evidence na ipurso na natin yung ating adultery case. Pero kailangan, nandito ka ha, Noel? Sige po. Ma'am Grace, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, Ma'am Grace, kakausapin po kayo ni Attorney Freddy. Grace, ano bang masasabi mo tukol sa paratang? Sabihin mo na nating paratang ni Noel laban sa'yo at nitong si Jeros Gloria. Nung mag-ano po kami niyan, nung hinahack niya po kasi yung account ko, sir, hinahack niya po, nagbayad po siya sa UAA ng 40,000 dito sa Pilipinas. Grace, wala naman sigurong bearing sa'yo kung hinack yung account mo kung wala kang tinatago. Di ba? Opo. Opo. Kasi ako, kung sabihin ng miss ko, amin na yung cellphone mo, walang dahilan para hindi ko bigay. Ngayon, kung hindi ko ibibigay yon, kung mayroon akong tinatago, sa'yo, may problema ba dahil sa hinack yung account mo? At may mga nakitang messages na hindi dapat makita ni Noel. Ganun bang nangyari, Grace? Hindi na po yung pag-hack na po ng account ko. Kaya nga. O, Grace, pero ano ba? Sagutin mo yung tanong. Ito ang tanong. Ano? Simple lang. May relasyon ba kayo ni Jeros Gloria? Wala na po, sir. Eh, ba't may lumalabas na istoryang may relasyon kayo? Saan ang gagaling yun? Kuya lang po yan. Wala naman po silang ibigin sa akin. Hindi naman po kami nagsama. Wala naman po kami magkasama kami sa kama. Wala naman po ganun. Oh, pero may mga text messages kayo dito, may palitan kayo ng mga messages, pero lumalabas parang may relasyon kayong dalawa base sa mga mensahe ninyo, ha? Apo. Oh, anong sa anong ibig sabihin nito mga mensaheng ito? Bakit ngayon lang po siya ngayon lang po siya nagreklamo ng ganyan, eh maghihiwalay naman po kami. Last 2023 yung usapan po namin, ibibigay ko yung titulo ng bahay namin, pati yung pera, yun po yung pang-annulment. Okay. Sagutin mo na lang yung tinatanong kung may relasyon ba kayo o hindi. Huwag kang pumunta sa kalagyo. Kung what, hindi lang ang tanong dyan. Last po nang uwi niya, nananakit po yan. May ebidensya ka ba? Hindi ko alam na ang pinagsasalita mo. Mananakit? Palagi kang kasama ng lalaki? Mananakit? Hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Sige nga, J.R. Tanungin na natin si Leo. Sige nga, tanungin natin kung hindi ka nananakit. Attorney, excuse po. Meron din po yung conversation na sinasabi na
Sige, sasabihin ko lang sa anak ko na wala kang kwentang ama. May conversation po sa Lajan Dayawa. Sa amin pong dalawa, sasabi niya, sige po, sabihin ko lang sa anak ko na wala kang kwenta. Binibrainwash niya po. At panay po sa post ng Facebook, sa Facebook po. Talaga naman din sabi ko yung, pa kasi noon. Yung account po ni Leo po. O sige po, hahabulin ko. Magsalitain muna ako. Magsasalita muna ako. Okay, so pabayaan mo muna si Noel. Sige. Tapos ikaw naman ang susunod. O Noel, anong masasabi mo? Mayroon po dyan mga salitan po ng message po. Nagpo-post sa Facebook. Nagamit yung anak, ang account ng anak ko. Napatay na raw ako. Wala daw akong kwentang ama. Tapos sabi po, hindi po ako nagpapadala. Eh, nandyan po yung mga record. Kahit po, alam, kahit po naging, nagkaroon siya ng lalaki, pinapadalan ko pa rin po. Kahit po nawalan ako ng trabaho dito sa abroad, binibigay ko pa rin po. Nandiyan po yung mga proof ng pagbibigay ko sa iyo, pagpapadala. Tapos sabi po, hindi po ako nagpapadala. Pero Noel, ang sinasabi ni Grace ay may napagkasunduan na atake yung maghihiwalay na lang kayo. Totoo ba yun? Hindi po. Gusto ko po sana mapakunong yan. Para mapagurusahan po. Nasaan po yung pinirma natin na maghihiwalay lang tayo? At sa po, napakatapang niya po siya. Siya po pong may gana pong magpa-ano sa akin, magpa-torne o magpa-demanda. Ididemanda niya ako. Teka, ano sinasabi mo, Noel? Ano sinasabi mo kasulatan? May kasulatan ba kayong pinirmahan ni Grace ukol sa paghihiwalay nyo? Wala sa paghihiwalay? Tungkol lang po sa anak po namin. So may napagkasunduan na kayo tungkol sa anak nyo? Ganun ba? Opo. Ano napagkasunduan nyo? Naman, di po magbibigay po ako ng allowance. Bakit kailangan yung pagkasunduan yung kailangan magbigay ng allowance? Hindi naman nagsiguro kailangan pagkasunduan pa yon, dahil obligasyon mo naman talaga yon, di ba? Opo. Nagbibigay po ako. Nagbibigay po ako, attorney, nandiyan po rin po yung text message na sabi sa akin na nung pinagmamalaki niya yung kabit niya ngayon, na hindi niya kailangan yung pera ko kasi nga may kaya yung lalaki, may pera po dun sa masbate. O Grace, dun sa base sa message na yun, inaamin mo may relasyon kayo ng lalaki. Anong masasabi mo tungkol dun, Grace? O, wala po akong relasyon sa ganun. Pero kaya dadanong na yung sinasabi niya na wala kaming kasunduan sa barangay, meron po. Kasi inobliga ko po siya kasi last year nang umuwi siya. Kasi hindi naman po talaga siya nagbibigay. Ayaw pa nga niya magbigay ng pera eh. 5K nga lang po yung pinagmamalaki niya. 5K sa laki ng sahod niya. 5K lang yung hinihingi ko. Unang-una, Grace, dapat pong tandaan, assuming na lang na meron kayong kasundaang maghihiwalay na kayo, mag-asawa pa rin kayo, ha? Hindi pa rin dahilan yon para ikaw ay makipagrelasyon na sa ibang lalaki o makipagsiping sa ibang lalaki. Tandaan mo yan. Opo. O ngayon, itong si Noel naman, pagbalik dito, ang balak niya ay mag-file na ng annulment case. Tama ba yun, Noel? Ngayon na po kami na babalak ng pag-file ng annulment po. Tapos yung pera po na gagamitin namin, yung po yung pera namin sa bahay na pinenta po nila, binenta po niya. Ang problema lang po, hindi po nakipag-kooperasyon. Hindi naman po sana aabot sa ganitong makipag-kooperasyon lang siya sa annulment at maghinto na po ng post sa Facebook. Kasi kakayaan po panay post ng Facebook na wala kaming kwenta, pati yung pamilya namin nadadama, hindi lang po kami umiimik eh. Panay post, kasi lang sa Facebook ang pinupost nila eh. Wag kang invento. Kayo na. Wala po kasi ang gamit niyang account ay yung sa anak ko po. Ay, tanungin mo nga si Leo. Okay, sige Noel. Total, matatagal lang pa bago ka makabalik. Ano bang gusto mo munang mangyari in the meantime? O Grace, makinig ka mabuti ha. Kung anong gusto ni Noel in the meantime, tignan nyo kung pwede nyong pagkasunduan. O Noel, anong gusto mo mangyari in the meantime? Ang gusto ko po sana, makipag-cooperate siya sa annulment po namin. Kasi nandun na rin po, may attorney rin po. Siya, pupunta lang po siya doon para sa process lang po ng annulment. Eh, nagmamatigas pa po eh. Tapos gusto ko rin po sana, makita yung anak ko po na ano, pag wala po siyang pasok, pupunta sa bahay. Ilan taon ba yung anak nyo? 10 na po. 10 years old, ah okay. Sir, last year pa po ako nag-aya sa kanya ng annulment. Actually, nung 2020 pa nga po eh. Tapos last year nang umuwi siya, nagsabi na ako dun sa barangay na yung hinihingi ko para wala na tulo, wala na siya sa kung ano-ano, annulment yung hinihingi ko, which is ayaw niya nung time na yun. Niyayaya ko sa barangay kasi nandito siya na eh. Hindi ko sa ayaw. Wala po akong pang-ipon na ganun kalaki. Saan ko po kukunin yun? Meron galing pa lang ako sa loan. Kakatapos ko lang sa loan. Yung pera natin sa bahay, yung usapan. Meron CR. Yung pera natin sa bahay, yun ang usapan natin ng annulment or separation. Tapos ngayon, nung karaang Biyernes, napunta ako sa PAW kasi ang usapan natin sa barangay, yearly, magdadagdagan doon sa 5K. Which is, hindi mo nagawa. Yung 5K, hindi ito, mo pa dinagdagan. Nagingi lang kayo yung bata ng dagdag kasi magbabirthday siya noong 8, hindi mo dinagdagan. Pagdating dito sa bahay, sabi niya, Mama, walang dagdag si Daddy. O, yun ang sabi niya. Sabi ko, ayaan mo na. Kahit tanungin pa po niyo yung anak ko,
Yung 5 yun na pinagmamalaki. Pero kasi Leo, yun laging inaano mo eh, pinangsangkakalan mo eh. Alam mo ba kung anong request sa akin ni Leo? Grace, alam mo kung anong request sa akin? Sapatos at laruan. Di ba nandiyan ang sapatos at laruan? Yun ang request niya. Sabi niya, ayaw ko ng iba kasi niya yung sapatos at laruan. Tanungin mo, wag mo ipangsangkalan. Kasi gusto mo lang talaga magpagbongga-bongga ka eh. Wala ka naman ibubugay. Puro ka naman ano eh. Sa time mo na daddy, ma birthday ako, habo na lang daw siya sa mall. Nagsabi ba gata, daddy, dagdagan mo allowance ko. Dagdag allowance kay ma birthday siya. Yun man lang. Laruan niya hinihingi niya. Tapos sapatos. Nag-file ako sa PAW kay wala man ako sa... Wala man akong pera, nag-file ako sa PAW, hinahabol ko yung dagdag allowance ni Leo, yung sustento ni Leo, kasi pag hindi ka mo ginadaan sa ano, sa legal, kung hindi kayo ginadaan sa legal, hindi kayo hindi kayo nakikipag-cooperate. Ang sabi mo, walang dagdag, hindi pwede. Kasi yun lang, ang kasulutan, yun lang ang bibigay mo, 5K. Sana abot yung 5K, no? Isang buwan. Grace, tanong lang, ikaw ba may trabaho? Meron po, nag-online seller po ako, naghahanap buhay po ako. Okay. Kahit ano po, inaano ko po, nag-online seller po ako. O kasi kung kumikita ka rin, may obligasyon ka rin mag-share sa anumang supportang kailangan ng anak mo, ha? Pero ikaw, Noel, magkano ba ang kinikita mo buwan-buwan kung okay lang sabihin mo? Maabot na po ng 80. Dati po, ang sahod ko lang ay nasa 30 lang po. Okay, so siguro naman kung kumikita ka ng 80 siguro, dagdagan mo naman yung 5,000. Baka naman kung ikaw ay kung yun ay kukumpira sa kinikita mo, malit yung 5,000 para sa bata. Pangailangan niya po sa pag-eskwela, yung uniform, yung lahat, sapatos, laruan, cellphone. Binilang ko nga po ng cellphone pero ang gumagamit yung nanay. Yung bike, binilang ko rin ng bike. Ah, o sige. Lahat ng gusto niya, pati laruan po, binibilang ko po. So okay, so sa inyong dalawa, malinaw na kayo ay mag-a-annulment, correct? Annulment, magpapay na ka ng annulment case. Magpapag-cooperate po. Kaso lang po, ayaw pa rin na. Nang 5K lang yung allowance niya kasi kung ano lang po yung nakasunduan, hindi na po niya yung dinadagdagan. Kulang po yung 5K sa laki ng sahod niya para kay Leo. Hindi, malinaw naman sa sinabi ni Noel Grace na sasagot niya naman yung pag-aaral ng bata, yung mga tinatawag nating extraordinary expenses. Yung 5K a month, yan yung mga regular expenses ng bata, pero pag kailangan mag-eskwela, gastos sa eskwela, o kailangan ipa-hospital, I'm sure sasagutin na Noel yung mga ganung bagay. Okay. Di ba, Noel? Nung na-hospital yan si Leo, ako din po, yung anak namin, ako din pong gumastos lahat. Oh, kasi I'm sure yung 5K, hindi kasama doon kung ano maging mga problema later on tungkol sa medical expenses, educational expenses, etc. etc. Okay? Ano mo, Atero Nancy, ano sabi mo, Grace? Pagkain na lang yung 5K. Hindi pa naman kasama. Bakit? Ano pa bang... Sa school, nagbili ka lang sa school, nung pasukan lang, yun lang. O, paano yung mga project niya? Hindi naman high school yan, elementary pa lang yan. At isa pa, public school naman siya, nandiyan, malapit lang, nakarin lang, nandiyan na yung school. Asan po si Sir Jerus? Wala naman po ako dito kasama, ma'am. Ah, okay. So, kailan po kayo huling nagkausap po ni Sir Jerus? 2020 pa po yun. Tapos naman usapan namin. 2020. Paano po nagsimula yung relasyon niyo ni Jerus habang kayo po ay kasal kay Sir Noel, ma'am? Naman kami nagka-relasyon, ma'am, at actually, relasyon talaga. Wala naman nung gano'n. Anong tawagan nila, sir? Oo, mga messages. Mahal po. Ayun, mahal. Kaya lang kasi iba po ang lingwahe, kaya hindi ko po mabasa. Opo, mahal. Tapos, tinatanong din ako ng kabit niyan, si Jeros, kung kaya na ako uuwi para hindi magsakto. Tapos, nung pauwi pala ako dyan, nagpilis na daw siya para hindi daw siya mabuntis. Kasi bubuntisin daw siya ng laki para sa akin makapanugotan po. Tapos, tinatawag lang siya na, mahal, punta ka dito sa bahay. Tapos, pupunta na siya. Mahal, pupunta tayo sa VIP. Saglit ang mahal. Ganyan pong tawagan nila eh. Tapos sabi niya, bawal hindi magtawag ng mala kasi magkakaroon tayo ng multa. Bawal po yung hindi magsalita ng salitang mahal kasi magkakaroon sila ng multa daw. So dalawa. Dapat lagi ang tawagan nila ng mahal. Kasi pag nagtawagan sila ng pangalan nila or ng hangipag nickname, magmumulta. Opo. Magkano ang multa? Hindi ko po alam sa kanila. Tapos ang matindi pa po dyan, sinachat ko siya, sabi ko kung pwede makapag-video call, hindi daw pwede. Yung pala, kakausap niyo yung lalaki niya. Tsaka, Grace. Meron nga, attorney. Mahal, chat ka dayon kon anuman oras mag-abot ha. Kay mapakapsay anay kami. Hindi kasi nakatranslate. Pero yun nga, meron tayong conversation dito na, ayun nga, nagtatawagan kayo. Good, mahal ko. Makape ka kita, mahal ha. Matimpla ako niyan, kapehon. Hindi ka mag-abot ha. I love you, mahal ko. Ano po ang plano niya, sir? Gusto ko po sana makipag-cooperate po siya sa pag-ano kung ma-price po yung annulment. Kasi po nag-ipon po ako ng para dyan sa annulment na yan. At yung tungkol po sa anak po namin,
sana po makita ko siya ng tuwing wala po siyang pasok. Okay. Pagkatapos po, sana po huminto na siya ng kakapo sa Facebook at wag, kasi hindi ko naman siya pinapakailaman eh. Ah, okay. So, Ma'am Grace. Pati yung mga kapatid at pamilya nadadamay. Ma'am Grace. Yes po. Ganito na lang, ma'am. Una sa lahat, siguro ma'am, wag tayo maging proud, ma'am, no? O, kumbaga, wag na kayo magpo-post sa social media, may mga kasiraan pa, may mga pagpaparinig pa. Siguro, ma'am, mag-ceasefire muna po tayo, pero antayin po natin yung pag-uwi ni Sir Noel. At Sir Noel, kung sakaling makauwi naman po kay timbrihan nyo agad kami, para kung gusto nyo pong makapag-file na po ng kaso, tutulong po kami. Okay? Pero siguro, maganda po siguro pag-uusapin muna po namin kayo off-air para malaman po natin kung ano muna po ang plano ninyo para po sa inyong anak. Kasi Sir and Ma'am Grace, ang anak po ninyo ang apektado dito. So siguro, bago kayo magplano ng mga kaso-kaso, pag-usapan po muna natin kung paano po ninyo mas maaalagaan pa po yung mga bata, lalo na't hindi po okay ang kanyang nanay at tatay. Opo. Huwag niyo pong ibababa yung linya, Ma'am Grace, ha? May last message pa po ba kayo kay Sir Noel? Wala na po. Basta yun lang po yung message ko. Yung para lang po kay Leo, yung sa anak po namin. Yung para sa allowance niya. Okay. Sir Noel, kayo po. May mensahe po ba kayo kay Ma'am Grace? Gusto ko sana matapos na to para wala nang gulo. Kasi napakasakit din sa side ko na. I-stress ako lagi dito sa abroad. Ang hirap kaya ng trabaho dito tapos paganyan-ganyan lang siya. Mahal mo pa ba, Sir, si Ma'am Grace? Noong una po, ilang beses ko po siya pinatawad at pinapunta dito sa UEA. Pero ayaw niya po eh. Ayaw niya maiwan yung lalaki niya eh. Okay. Hindi na po sa ngayon. Wala na po kasi sa mga pinaggagawa niya eh. Sir Noel, wag niyo po ibababa yung linya. Pag-uusapan po natin kung paano po natin mas mapapangalagaan ang inyong anak, no? Lalo na hindi po okay ang relasyon niyo po mag-asawa. Okay? Sige po. Opo. Then kapag nakauwi na po kayo dito, doon po natin planuhin yung pagsasampan nyo po ng kaso. Laban po kay Sir Jerus and kay Ma'am Grace. Okay, sir? Salamat po. Magandang hapon po. Sige po. Salamat Ingat po. Ingat po kayo dyan, sir, sa UAE. Po. And advance Merry Christmas po. Gayun din po kay Ma'am Grace. Ma'am Grace? Po. Maraming salamat po at magandang hapon po, ma'am. Sige po. Salamat po.